Hello guys! Welcome back to my channel, Demo Tutorial. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng barong. Makikita nyo rito kung paano ito ginawa, yung collar, locket, locket sa manggas, at sa pagtahi na wala siyang overlock. Tara guys, samahan nyo ako at panoorin. Okay guys, ayan na yung front part natin. Mayroon siyang borda. Ngayon ilagay natin yung placket. Dito yung uhalisan, no? Ayan. Sa wrong side tayo magkabit, guys. Nasa right side siya na parte para hindi tayo malito, hindi magkapalit. Ayan. Ingatan lang natin na parehas yung o balanse yung placket sa gitna ng borda. Ayan. Yung panlalaki guys, bago nyo makaligtaan, siguraduhin yung mapunta sa kaliwa, yung uhalisan, no? Saka yung lalagyan ng butones ay nasa kanan. Pero sa pagtahi, baliktad muna, no? Sa wrong side. Ayan, ilagay natin yung placket para sa butones, no? Yun ang kanyang asawa, no? Ayan. Dito kinakabit yung butones. Ayan. Alalayan na natin ng maigi para mapantay yung placket sa gitna, no? Okay. Sunod, gupitin yung excess ng tela at gupitin sa gitna. Ayan. Tapos lagyan ng slashing magkabila, no? Hanggang sinulid lang kayo guys kung saan kayo huminto. Ayan. Okay. Flat lang natin. Ayan, pantayin. Tiyakin na pantay yung magkabila at putulin. Okay. Ngayon, i-close na natin. Top stitch natin, no? Bingit lang yan guys, mga 116. Iyaking pulido guys yung paggagawa kasi ito ay masilan, no? Ayan, para sulit yung customer doon sa kanyang binayad. Ayan. Okay. Sunod, i-lock natin yung kanyang ayan, yung allowance. Yun, putulin. Okay, sunod, i-lock na natin. I-close na natin. Okay, bingit lang guys, 116. Ayan. Sige. Ayan, tiyaking walang lumalabas na mga sobra na tela, no? Yung sa allowance. Ayan. Yaking balance guys yung ating locket para hindi pangit tingnan, no? Okay. Ibalik natin at isara natin doon sa may hangganan, no? Kung saan natin nilock kanina. Ayan. Lagyan nyo na lang ng lock na may design para medyo maganda naman tingnan doon sa may customer. Okay. Ayan, huwag lang kayo mainip guys pagka tutorial, medyo pagtiyagaan nyo siya hanggang sa dulo para makuha nyo talaga yung kabuuhan ng procedure, no? Okay. Sunod guys, ikabit natin siya sa likod, no? Symbol. Dahil wala itong overlock o edging, una napasadahan mo na ito bingit guys, no? Relinsyana ang tawag nila dyan, o yung iba balinsyana daw, no? Sa right side una magtahi. Yan. Puro sa right side muna, no? Pasadahan nyo ng 1/8. Okay. Ayan.
1.8 lang guys, no? Tapos tiyaking straight at malinis para hindi na tayo mag gupit-gupit pa, no? Kasi pagka binaligtad na yan at pasadahan katulad nyan, ay lalabas na yung ano dyan, yung kanyang allowance, no? Ayan, makikita nyo, mag-ihimul-mul dyan. Okay, pasadaan natin. Sakto lang doon guys sa allowance, no, na malinis. Doon din sa may tagiliran natin, sa right side pa rin. Ayan, sadaan natin ng 1.8 or mas umapalaki. Ayan, na hindi maiwasan ay gupitin lang natin, no? Lagyan ng slashing, no? Okay, ayan. Medyo ipaliko nyo doon sa may dulo kanina, no? Ayan. Tapos i-flat natin, no? Flat natin ng maigi, kuskusin kasi yung pinya or hose ay napa-flat naman siya kahit di na pinaplansa. No? Medyo masilan yung gawa natin, guys, kaya ingatan talaga natin siya, lalo na sa may mga slashing. Ingatan natin. Okay, tapos na natin inassemble yung katawan. Gagawa tayo ng collar. Robinize ang collar, ano? Ayan, pasadaan natin sa gilid. Okay, lagyan siya ng sinolid para madali siyang hilain, no? I-double nyo lang guys para hindi mapuputol. Ayan. Okay. Tapos pipilipitin nyo siya guys, no? Para hindi maapakan at sigurado yung nakadikit doon sa unan yung pasada. Sinaapakan yan minsan. Okay. Tuloy lang natin yung pasada hanggang sa dulo. Pagdating sa dulo, ganun pa rin yung gagawin natin. Lagyan na naman natin ng panibagong sinulid. Yan. Punduhan, tiyaking nakalak. Tapos iikot. I-flat nyo talaga doon sa sinulid, guys. No? Kasi at hilain. Sinaapakan yan. No? Ayan. So, gupitin natin yung sobra. Linisin natin. Kasi pangit siya tingnan kasi transparent yung fabric. Baliktarin natin. Kung gusto nyo lagyan siya guys ng ano, ng collarbone, kasi hindi nalagyan ng collarbone dyan, gamit lang yan, purpose nito pang tutorial, hindi na namin na isama yung collarbone, no? Yan, dahil hindi naman pinapasadahan yung collar sa labas. Sa inyo kung lagyan nyo ng pasada guys, ano? Ayan, lock natin, no? Tapos gupitin natin siya doon sa kasama ang allowance, guys, ano? May allowance na siya. Ayan. So, datiin natin sa gitna. Markingan, slashingan para sigurado. Ganon din yung kanyang standing collar, yung apuro. Ayan. Yan, sa pagkabit niyan guys, para malinis siya, walang kulukulubot yung apuro niyan. Doon kayo sa apuro mismo papatong. No? Ayan, dyan. Dagdag ko lang pala na ano dyan guys, na tip sa collar, medyo mahaba ng konti ng 1/4, no? Yung ating collar kaysa kanyang standing. Yan. O, silagay natin yung kanyang standing collar. Yan. Hindi ko alam kung natawag ng iba, pero madalas tinatawag yan na bangkito, no? Sa Pilipino na terminolohiya, no? Ayan, ingatan at sundin talaga yung curve. Diyan guys, indicate ninyo sa paliko. Paglagpas nyo ng collar, dapat nakadikit siya sa kanyang sun price, no?
nakadikit siya para pag binaligtad, walang, hindi makikita yung sobra, no? Technique yan, guys, ano? Ayan. Tapos lagi, ugaliin yung manahi, lagi kayong sa gitna ng collar magsimula para yung hagod pare-parehas. Ayan, puro palabas sa bangkito. Ayan. Okay guys, nakabit na natin. Gupitin natin yung kanyang sobrang allowance. Para malinis siya tingnan. Ayan, tapos lagyan natin ng slashing para makagalaw yung collar, no? Makagalaw sila pag binaligtad, no? Hindi siya lalaban. Yan ang purpose niyan. Okay, baliktarin natin at i-flat. No? Sunod, lagyan natin ng marking sa gitna. May tanda siya, no? Para parehas o balanse ang pagkabit sa collar. Ayan. Okay. Sa pagkabit ng collar, papatong kayo sa right side, ha? Sa mga baguhan, laging nababaliktad dyan, no? Lagi sa right side. Kung parehas kalaki, parehas naman yung uka ng neckline at saka collar. So dyan, unahin nyo yung labasan, no? Yan. Pero kung may style kayong iba, bahala na po kayo dun. And ilock nyo muna yung nauna, sunod doon sa kung saan ka mag-umpisa. Tapos tiyakin yung mga marking dyan guys na magtapat-tapat para yung collar ay balance. No? Balance is yung tingnan. Magkatugma yung shoulder to shoulder. Ayan, para hindi siya tatabingi pagka isinuot na ng customer. Okay. Ayan. Papasadaan nyo siya guys, sakto lang doon sa allowance na nilagay nyo, no? Kung maaari, perfectin nyo siya dahil may mga butas-butas yan, no? Masilan ang paggawa niyan. May mga needle mark, nagbubutas, bawal ang tas-tas-tas-tas, no? Kailangan maingat kayo sa pagtahi niyan, no? Kinakamay, mag-ikot, ayan, kasi pag nagkamali kayo dyan, may butas na yan. So, siguraduhin nyo lang na yung nakakonsentrate or nakafocus kayo doon sa inyong ginagawa. Okay, pagdating sa likuan, kamay-kamayin nyo guys, no? Kasi pag ano yan, mabubutas siya sa karayom. No? Ayan, ang pangit na tingnan, no? Pagka may mabutas, bawal dyan ng mga dugtong-dugtong. Ako, iniwasan ko na may mga dugtong-dugtong yung tahi. Ayan, pagdating dyan guys, ayan, itago nyo yung mga basura, no, sa dulo. Yakin malinis. Okay, gagawa tayo ng kanyang cuff. Okay, wrist cuff, no. Hindi ko alam kung ano talaga yung saktong term yan. Ayan. Kung gusto nyo i-curve guys, gawin yung curve yan. Ayan kasing ginawa ko, straight lang. Ayan, pasadaan nyo siya. Tiyakin yung parehas yung ano dyan guys, no? Yung aporo niya. Pag, ayan. Kasi luluwag yan sa loob. Pangit tingnan, no? I-balance nyo talaga palagi, no? Huwag lang basta-basta na matahi lang. Ayan. Okay, sunod, ilagay natin yung placket sa sleeves. Okay, baliin lang natin guys, no, para may marka siya kung hanggang saan, para wala na siyang imbang dumi-dumi. Okay, ayan, dyan sa ano, may marking din yan. Okay, so una nating pasada dyan guys, pag nalagay, na-balance yun na, doon kayo sa labas muna, no, 1/4 mula dyan sa gilid. 1/4. Okay. Sunod sa loob na kayo magpasada. So, palaki-lakihan mo siya ng 1/4. Mga 1/16 dagdag mo. Yan. Para matago yung
sinulid dyan. Kadalasan lumalabas dyan, madumi yung gawa nila. No? Yun ang mga technique dyan. Ayan. Okay, lagyan ng slicing, no? Ayan. Okay. Ayan, una pasadaan yung maliit. Ayan. Tiyagaan nyo lang siyang panoorin, guys, no? Minsan, pagka tutorial kasi dapat matiyaga ka talagang panoorin hanggang sa matapos, no? Ayan. Okay, napasadaan na natin. Sunod, yung kanyang pangitaas. Minsan, nilalagyan ng butonis yan sa gitna. Yan ang ibig sabihin na pag ano, pasadaan nyo muna siya sa gitna. Kaya doon sa may kung saan kayo nagslasing, no? Para malinis. Minsan nakakaligtaan yan dyan, itiklop, no? Malinis yan, guys. Practicein nyo lang ng maigi. Ayan. Sunod yung yan, yung pinaka-ibabaw na placket. Ayan, yung lagyan natin ng term, yung panlala, yung lalaki niya, na. Ayan. Okay. Ayusin ng maigi. Ikot. Ayan. Paikot dyan. Ano yung ginawa nyo doon sa placket sa harap, sa katawan, ganyan din. Lagyan nyo rin siya ng design, no? Parehas lang sila. Naiba lang sila ng pinaglagyan, no? Okay. So, doon sa paglagay mo ng pasada, guys, natago na yung ano doon kasi nakapasok ka ng 116, no? May lagyan natin ng pleats. Yan, yung pleats, yakin yung mailagay nyo yung nilagay nyong allowance. Halimbawa, 1.5, no? Yan, dapat maayos kayo mag-divide dyan. Pero kung hindi nyo naman na-divide na maayos, may sobra, pwede nyo siyang bawasan doon sa seam allowance, no? Sa gilid. O, yan na. Sukatin kung sakto, no? Para walang kulubot yung manggas or yung sleeves, no? Parehasin yung kanyang cuff at saka yung kanyang sleeve, no? Okay, bingitan nyo siya ng 1/8. Linisin ang kanyang mga sobra. Para pag binaliktad, huwag kalimutan, laging nag-umpisa sa right side yung pasada, no? Kasi wala siyang aging, no? Hindi tayo nag-overlock pagka ganyan, no? Balot siya, nakabalot, no? Yan. Sunod, sakto lang doon sa allowance, guys, no? Para hindi siya pangit tingnan. Ayan. Ganyan ang pagkatahi ng barong, wala siyang sigsag. Okay. Ayan, saka natin i-flat. Ayan, madali lang siya i-flat, guys, dahil medyo matigas siya. Ayan, dyan tayo lagi mag-umpisa doon sa kung saan tayo magtatapos, no? I-lock muna natin doon. Ayan. Ayan. Okay. Yaking parehas, guys, yung manggas at saka yung cuff para hindi siya may shearing-shearing, no? Malinis tingnan sa kamay. Ayan. Kung gusto nyo maging professional na mananahi kayo, unahin nyo muna ang matutunan ang kung paano magtahi ng may quality. No? Ayan. Ayan, lagyan na natin ng bingit. Ayan. Close natin. Kung gusto nyo iikot yung pasada dyan, guys, iikot ninyo, no? Ayan. Hindi ko na inikot. Ayan. Pero kung gusto nyo iikot, wala namang ano doon. Okay. Ayan, baliktarin lang natin. Linisan, no?
ang mga ano, linisan natin. So guys, ikabit na natin yung manggas sa katawan doon sa armhole. Sa right side pa rin tayo magpasada. No? Tiyakin din na yung manggas mo ay sakto yung pagkakabit, no? Huwag magmadali. Kasi pag nagkamali, yung nasa harap ay napunta sa likod. Mahirap tastasin lalo na pag pinya. No? Pag pinya yung tila ay mahirap na tastasin. Ayan, lalo na rin yan. May mga butas yan. No? Mabilis matastas yung pinya guys. Kaya pag siningil nyo yun, mahal dapat. No? Kasi medyo may kahirapan. Ayan, tiyakin ding parehas yung armhole, no? Ayan, ngayon parehas na sila, na-attach na. Ayan. Bawasan nyo rin yung mga sobra, guys, ano? Ayan, katulad sa ginawa nyo doon sa iba. Ayan, pagkatapos, ayan, pasadaan nyo na. Sakto lang din doon sa may allowance, katulad nyo sa ginawa doon sa iba. Okay. Okay, sana ay nag-enjoy kayo guys sa inyong napapanood. Ulit-ulitin nyo lang panood yung video, no? Marami tayong mga i-upload dyan, no? Medyo busy lang tayo, no? Ayan, tapos na. Ito yung finished product niya guys. So, tingnan nyo kung gaano siya kaganda, no?